Simula 1994 nung unti-unting lumulubog ang grunge music hanggang pumasok ang taong 2000 ay naglabasan ang bagong henerasyon ng mga banda. May mga bandwagon na gumaya sa tugtugan ng grunge pero mas pumasok noon sa mainstream ang mga bandang tinatawag na post-grunge bands tulad ng Creed, Nickelback, Hoobastank, Three Doors Down, Third Eye Blind, Lifehouse at marami pang iba. Kasama na nga dyan ang tatalakayin natin ngayon na Dishwalla, ang bandang nasa likod ng mga kantang Counting Blue Cars, Somewhere in the Middle, Angels or Devils, Every Little Thing, at marami pang iba. Isa silang banda na masinangaan sa galing ng mga ito sa live. Yung tipong mas pinili pa nga ng record label ng mga ito na unahin ang tours kaysa mag-release ng unang album. So halika at kilalanin natin ang bandang Dishwalla. Paano nga ba nagsimula ang bandang ito? Gaano nga ba silang kagaling at kasuccessful? Kamusta na nga kaya sila ngayong 2023? Talakayin natin lahat yan. Pero bago ang lahat, inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Nagmula ang kwento ng banda sa pagtatagpo ng landas ng bokalista at gitaristang si J.R. Richards at bassist na si Scott Alexander sa isang tindahan ng mga CD sa kanilang lugar sa Santa Barbara, California noong 1991. Nagkakwentuhan ang mga ito at nalamang may parehas silang interes sa musika, kaya naman mabilis silang naging magkaibigan na nauwi nga sa pagbuo ng banda noong 1993. Tinawag nila ang kanilang grupong Dish, kasama ang lead guitarist na si Rodney Browning, drummer na si George Pendergast at keyboard this na si Greg Kulanik. Kulanik mga idol ha, hindi Kulani. Magkakaiba mga idol ang style ng musikang gusto ng bawat miyembro, kaya matagal ang kanilang iginugol na panahon para maging solido ang kanilang tugtugan. Nauwi nga din ito sa agad na pag-alis ng keyboardist na si Greg. Hindi kasi katulad ng ibang banda, gusto nga ng mga ito na handang-handa na sila bago nila pasukin ang siksikang club scene sa Los Angeles, California. Habang nag-i-experiment ng iba't ibang style, naging malaking impluensya sa banda ang mga bandang The Cure at Depeche Mode. Pero sa panahong handa na ang mga ito ay napag-alaman nilang ginagamit na ng ibang banda ang kanilang pangalan na Dish. Kaya sa huli ay tinawag nila ang kanilang banda bilang Dishwalla. Nakuha nila ang pangalang ito sa article ng Wired Magazine na tumutukoy sa mga taong palihim o nagkakabit ng mga libreng satellite TV sa kanilang mga kalugar sa India, na ang tawag nga sa mga ito ay Dishwalla. At dahil nga sa sobrang sipag ng bandang tumugtog sa kung saan saan, hindi naman nga nagtagal at unti-unti ngang lumaki ang kanilang fanbase, lalo na nga sa mga club kung saan sila regular na tumutugtog. Tapos nanalo pa sila noon sa isang Battle of the Band sa Los Angeles. Kaya noong maramdaman nila na handa na sila maging mas seryoso pa, nagsimula na nga ang mga ito mag-tour sa ibang lugar at mag-record ng mga demo na ibinigay naman ang kanilang manager sa isang abogado na ipinasa din naman agad sa kaibigan nitong A&R ng record label na A&M Records. Saktong-sakto naman na nagkataong may gig ang banda sa club kung saan andun din noong araw na yon ang naturang A&R. Kaya on the spot mga idol, ay pinapirma nito na kontrata ang banda. Bago pa man makapagsimula ang mga ito ng project sa bago nilang record label, nakita naman ng mga ito ang article sa LA Times na may ginagawang tribute album para sa The Carpenters, na nagkataon namang sobrang idolo ng ibang miyembro ng banda, lalo na nga ni J.R. Richards, na agad na nagpahayag ng kagustuhang sumali sa naturang project. Agad nilang ginawa ng sariling version ang kantang Close to You at pito pang kanta ng The Carpenters. Tapos ipinasa nila ito bilang demo sa producer ng naturang project na si Matt Wallace. Ang problema lang mga idol ay suntok sa buwan talaga, dahil kung tutuusin wala pa naman silang napapatunayan noong panahon na yon. Kakapirma lang nila sa isang recording company, tapos halos kumpleto na umano ang project na yon, na ang kantang gusto nila ay nakuha na ng The Cranberries, na nagkataong kasama din sa naturang tribute album. Pero ganun pa man, noong mapakinggan naman ni Wallace ang demo ng banda, agad nitong ini-adjust ang pagkumpleto sa tribute album. Ginawan nito ng paraan na makasali ang Dishwalla. Ibinigay nito sa banda ang kanta ng The Carpenters na It's Gonna Take Some Time. Na agad namang ginawa ng sariling version ng banda.
naging matagumpay ang naturang tribute album na nagpakilala pa nga sa banda sa mas malawak pa na fanbase, pero hindi ito ginamit ng kanilang record label para maglabas ng album habang maganda pa ang momentum. Sa halip ay naging paspasan agad ang ibinigay sa kanilang tours ng kumpanya. Mas nagustuhan kasi ng mga ito ang performance ng banda ng live, yung tipong mas magaling pa umano ang mga ito sa live kaysa sa recordings. Pagkalipas pa ng 7 buwan, nakapag-release ng album ang banda na tinawag na Pet Your Friends noong August 22, 1995. Kabilang dito ang mga singles na Haze, Give at Counting Blue Cars. Na naging Rock Song of the Year agad noong 1996. Pumalo lang ang album na ito sa number 89 ng Billboard 200, pero nag number 1 naman ito sa Billboard Top Hit Seekers, na certified din ito bilang gold album. Sa mga panahong yun, mga idol, ay nagdagdag ulit sila ng keyboardist at nakuha nga nila si Jim Wood. Tapos nasundan na yun ng malawakang tours na inabot naman ng halos 3 taon, na kasama minsan ang mga bandang Go-Go Dolls, Sheryl Crow at Jim Blossoms. Noong August 11, 1998 ay nakapag-release ang mga ito ng follow-up album na And You Think You Know What Life's About, pero nabigo itong magkaroon ng commercial success. Sobrang pressure kasi noon ng banda dahil nahihirapan silang gumawa ng kantang hihigit sa kanilang Counting Blue Cars. Tapos nasundan pa yon ng pag-alis ng kanilang A&R sa kanilang record label, na lalong nagbababa ng moral ng banda. Kaya sa huli, mga idol, ay hiniling na lang ng mga ito na i-release na rin sila ng kumpanya, na inabot pa nga ng 1 taon bago sila nakawala sa kontrata. Lumipat ang banda sa Emergent Records at nabuo ang bagong album na na-release noong April 23, 2002, ang Opaline, kung saan ay andito na nga ang mga kantang Somewhere in the Middle, Every Little Thing, at Angels or Devils, na kahit kasama ang mga ito sa mga sumikat na kanta ng Dishwala ay nakapagtataka naman na hindi ito bumenta. Pumalo lang ito sa 192 ng Billboard 200, kaya sa mga tours at guestings na lang sila nakakabawi, dahil kahit papaano naman, mga idol, ay dinudumog naman ng tao ang kanilang mga konsyerto. Noong March 15, 2005 ay inirelease naman ang pang-4 at self-titled na album na Dishwala, kung saan naman kasama ang kantang Collide, kung saan, mga idol, ay hindi na ito nakita pa sa kahit anong music charts, na naging malaking dagok sa mga ito. Kaya sa sobrang pressure, pinagsama-sama ng pagod at negatibong emosyon, ay naisipan na ng banda na magpahinga na muna sa musika. Bumalik lang ang mga ito noong 2008, pero hindi na nila kasama ang bukalista na si J.R. Richards. Sa panahong yun kasi umano, mga idol, ay dumaranas ang anak nito ng autism at schizophrenia, kaya nagtungo ito at ang kanyang pamilya sa England, kung saan ay may mas maayos na paggamutan sa naturang karamdaman. Pinalitan muna ito bilang bokalista ng kanilang kaibigan na si Justin Fox, para kahit papano ay makapagpatuloy sila sa pagtutur. Naging maayos naman ang suporta ng mga fans, dahil unawa naman nila ang sitwasyon. Pero isang araw ay nagulat na lang ang lahat noong mag-release si J.R. Richards ng kanyang solo album na tinawag na A Beautiful End noong 2009. Kaya hindi na rin nagtaka pa ang mga fans noong i-anunsyo ng Dishwala na tuluyan ng pinalitan ni Justin Fox sa J.R. Richards bilang permanenteng bokalista ng banda noong 2012. Nagpatuloy lang ang mga ito sa pagtutur, habang si J.R. Richards naman ay nag-release ng kanyang pangalawang album na Onore et Amore noong 2015, at pangatlong solo album na Strip noong 2016. Nasundan na yun ang 5th album ng Dishwala noong July 14, 2017, ang Juniper Road, na naging unang album ulit ng banda pagkalipas ng 12 taon. Hindi pa ulit yun nasundan, mga idol, dahil nag-focus na lang ang mga ito sa malawakang tours na kasama ang iba't ibang banda, habang ang dati naman itong bokalista na si J.R. Richards ay nakapaglabas pang muli ng album na Under the Cover noong taon ng 2019, TBD noong 2020, at sa kasalukuyan ay tila nagbubuo pa ito ng bagong album na 10. May nakatakda itong konsyerto sa Pilipinas next year, April 20, 2024, sa SM Sky Dome North EDSA, na siguradong dudumugin ng kanilang tagahanga,
dahil kahit wala na ito sa banda, eh hindi naman maitatanggi na ito pa rin ang itinuturing ng marami bilang mukha ng diswala. Dahil walang duda mga idol na ang awitin ng bandang ito ay naging malaking parte din ng kabataan ng marami sa atin. Pero kung mapapansin nyo mga idol, kahit sobrang popular at ganda ng kanilang mga kanta, ay nakaka-disappoint na tila ba hindi sila naging kasing laki o naging kasing successful ng mga kasabayan nilang banda. Para sa akin mga idol, ay sobrang underrated ng bandang ito. Kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang posibleng dahilan kung bakit hindi nila nakuha ang sobrang kasikatan? Pag-usapan natin yan sa comment section. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.